daming ganyan dito, as in, kahit saan ka mag... Daming mga pa-foods dito, guys. Sana dito na lang tayo kumain kanina. First time natin makakain ng binig. Meron nag-aaway. Police at ano, tambay. Siya yung kauna-unahang babaeng serial killer dito. This is my dream, love! I wanna do it! Let's fulfill it. Gusto ko yung kape. Mas gusto ko yung kape kaysa dito. Hi guys! Today is Monday and today andito tayo sa New Orleans, guys. Ito yung pangalawang video natin dito sa ano, sa New Orleans. Second vlog natin and lubos-lubosin na natin mag-vlog, guys. Kasi tagal-tagal na naman natin hindi walang tagal natin walang vlog, guys. Parang it's been a week na wala tayong vlog. Let's go! Ayun, dito na siya. Nakabayad na siya ng ticket. Oh, it's free! 2 seconds later. Ano ba yung sinasabi ko sa inyo kanina? Di ba nandun tayo sa parking lot kanina, tapos sabi niya, parang ano daw, libre naman daw, kasi yung mga tao, nakita niya, hindi daw nagbabayad. Tapos nung nagbayad siya, wala daw, receipt na lumabas ba. So, nakapagbayad tuloy siya, ang mahal po man din. And as ngayon, naglalakad kami dito sa French Quarter. Maulan, umuulan, munyega again. Sabi ng asawa ko, ano daw to, sikat daw tong street nito, French Quarter. Okay guys, nandito kami ngayon sa cafe mas pero dito kami magbabrunch kasi hindi pa kami nagbreakfast guys. So, brunch na to, breakfast and lunch. At yung ko-orderin natin guys, ito yung orderin natin guys, asa na yun? Crawfish étouffée. Hindi ko alam kung tama yung pagka-pronounce ko pero yan yung ko-orderin natin. Sabi ng asawa ko magustuhan ko daw yan. So, plus merong rice. Rice is life. Hindi ko alam guys kung naririnig nyo ako or hindi kasi ang lakas ng ano dito pa music nila. Ganito yung itsura ng place. Ayan. Daming tao. Masarap daw dito sabi ng asawa ko. Kapag ka-busy meaning ano, masarap. Masarap yung pagkain. Dumating yung salad natin guys. Ito yung ating pasalad-salad. And meron din kayo stero. Guys, so ito yung in-order natin crawfish étouffée. So it comes with bread. Ayan. At meron din siyang rice. At yun naman yung sa asawa ko. Hindi ko alam paano in-order niya. What did you order? Red beans and rice. Oh, ayan. Yan yung order niya. Kain. Okay. Yes. Yeah, thank you. Tapos namin kumain doon, kami kumain doon sa pinakadulo doon. Hindi ako nakapag-vlog kasi ang busy kasi nung area doon guys. Merong mga namamalimos like ito, oh, kawawa pa. Ayan siya, oh. Wait, sa. Ayan, ang daming ganyan dito, as in, kahit saan ka magpunta. Ang daming mga namamalimos, yung homeless ba? Kawawa naman sila. Oh, voodoo. Ayan. Pero hindi yan yung, no, let's just go walk. Pupunta kami dun sa French Market. Malapit lang ato yung dito. I think it's like, what, 10 minutes walk? No, I don't even have a mid. Yeah. 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 No, we have to ask if they have to play it out. Usually... That's the original cafe to walk here. Ang daming tao dun guys, oh. Nandito na tayo ngayon sa French Market. Ang daming mga turista. Ang busy. Ang busy. Ang daming tao. Hala. Parang kailangan natin nating magmask. So, ito yung French, ano guys, French Market. Ang daming mga pa-foods. Hindi ko alam kung bibili kami ng asawa ko dito. Kapag may magustuhan, siguro kami bibili kami. Ano yun? Resurrection. Titingin-tingin muna tayo kung meron tayong magustuhan. Looks good. These are being like a bunch of like ant peddlers. Food markets, these are a bunch of people peddling stuff. They're yeah. Made at home or... Ang daming mga pa-foods dito guys. Sana dito na lang tayo kumain kanina. Hala, tignan nyo to guys. Meron nag-aaway. Police at ano, tambay. Oh my God. I know. Hindi namin alam kung anong nangyari pero naglalakad lang kami dito banda at nakita namin na merong kaganapang ganun. Dito kami ngayon sa Mississippi River. So, yung sabi ng asawa ko dito, ito daw Mississippi River. Ito daw yung kung saan ini-import at nag-export ng mga pagkain at kung ano-ano pa. So,
dito dumadaan yung mga like, you know, ship, ganun. Ganyan yung tsura niya, guys. Brown yung tubig kasi umuulan, umaambon hanggang ngayon. A few moments later. Ito na yung binyay natin. Ayan, ganyan yung itsura niya. So, yung puti-puti dyan, guys, powdered sugar yan. And, try natin. Meron, nag-ano rin nga pala siya, bumili siya ng coffee. Ayan yung coffee natin. Try natin siya, ayan. First time natin makakain ng binyay. Yeah, dipping in sugar. Yeah. It's good. Masarap naman siya, guys, pero parang ano, wala yung wow factor. What? Akala ko ma-amaze ako sa sarap. Tama lang siya. Sarap naman siya. Masarap siya pang almusal. This is good for breakfast. Ano sa harina? Lasang harina. At alam niyo to, ang mahal doon ng binyay nila dito. Tatlong binyay is how much does this cost? $20? Everything pala $20. Mahal, kano yan. Hindi natin mag-convert, guys, kasi talaga masakit sa bulsa. Tignan niyo naman kung gaano karaming tao yung nagpupunta dito para kumain ng binyay. Daming tao. For sure, lahat ng mga yan, ano, hindi naman siguro lahat, most of them, turista ba? Galing sa iba-ibang states or country, who knows? Guys, Jackson Square, park siya. Nagpunta kami dyan kanina pero hindi, ano, mabilisan lang kami. Bale, pumasok lang kami tapos lumabas din kami agad. Kakaloka. Kasi ano, kanina guys, tawag neto, paulan na. Kaya mabilisan lang kami and now, sobrang humid naman na after the rain. Ang humid tapos ang lagkit, basta malagkit talaga sa ano, sa pakiramdam. At medyo nakakahilo siya kasi mainit din. Bakit kami dito sa ano, saan ba ito papunta? Sa Washington Artillery Park? Artillery Park. Mm. Ganyan yung pa-view natin dito sa taas, guys. Makikita mo yung Jackson Square dun. Wow! Ganda! It's really nice. Ayan siya, guys. Washington Artillery Park. Pinapauna ko yung asawa ko maglakad kasi nakikita siya sa camera. Eh, ayaw niya magpakita dito sa camera. Wow! Beautiful! Look at that, you guys. Ganda. Ang daming mga ano din, no? Nagpipicture-picture. Alam, din nakita natin kanina ng mga ano, mga Mormons. Ayan. Oh, ferry, guys. Ferry daw. Ayan, guys, yung ferry daw. Oh, cool. And what is this bridge called? I think it's the West Bank, baby. Ah. I think it's built to the West Bank. Okay. Parang ano, guys, no? Mala Brooklyn Bridge siya. It looks like the Brooklyn Bridge, but not really. Similar. Haha. Baba na tayo. Kung napapansin nyo, I mean, kung naririnig nyo, every like corner meron mga nagpapatugtog ng jazz music. Kasi guys, dito sa New Orleans, eto yung birthplace ng jazz music. Hindi ko yan gawa-gawa guys. Nabasa ko yan online sa Google. So, yan, i-share ko sa inyo yung mga informations na basa ko about New Orleans. Guys, alam nyo ba, etong New Orleans daw, meron daw mga like mga witch daw dito. Hindi ko alam kung totoo, pero marami nagsasabi na totoo daw yung witch dito, guys. May pupuntahan sana kami dun sa tawag nito dun sa store nung Marilla Bucaso. Sobrang layo nandito, guys. Mga 23 minutes away. Kaya hindi na kami pupunta doon kapag ka maglalakad. Pero kapag ka meron sasakyan, malapit lang. Pero hindi ka kasi basta-basta makapag-parking dito, guys. Kasi sobrang busy talaga ng city na to. So, ayun. Siguro next time na lang tayo magpupunta doon. Napaka-famous talaga niyang ano kasi, witch. Totoo siyang like witch talaga, guys. Talagang nag-exist siya before, pero patay na siya ngayon. Kasi alam niyo ba guys, yung store niya talagang dinarayo talaga yung kanyang store kasi
parang yung mga ibinebenta doon is parang blinness, something ganun, nabasa ko online. Kaya talagang interesado sana talaga ako magpunta doon, pero siguro next time na lang. At saka meron din akong gustong puntahan. Pasensya nga pala sa maingay na background. Meron kasi inaayos doon sa harapan namin. Ayan, tawag na ito. Yung mansion naman na itong si ano. Wait sa. Yung mansion ni ano, mansion ni Delphine Lalaurie. Hindi ko alam kung tama yung mga pronounce ko ng mga names nila kasi mga French yung mga names nila. Sikat din siya, guys. Sikat siyang serial killer. Kakaloka siya, yung kauna-unahang babaeng serial killer dito sa Amerika na ano. Grabe yung ginawa niya sa mga slaves niya. Nung unang panahon, mga years ago, tinorture talaga niya yung mga slaves niya, guys. At she committed murder talaga, guys. Nakakaloka. Kung napanood niyo yung ano, yung Coven, it's a TV series. TV show siya, American Horror Story, Coven yung pangalan nung TV series, nung show. Bala, binasin nila yung Coven dyan sa kwento ni Delphine Lalaurie at ni Marie Laveau. Based on a true story siya, kung interesado kayo manood ng mga gory-gory ng mga TV shows, guys, must watch Coven. Maganda yung ano na yun. Maganda yung TV show na yun. Wait, may kausap yung asawa ko. Pero if you're someone na hindi mahilig sa mga gory, huwag yung panoorin yun, guys, kasi talaga grabe talaga yung mga torture na nangyari sa mga slaves niya. Nakakaawa na, nakakaloka talaga, mawiwindang talaga yung brain cells mo. Alas 4 na ng hapon, nag-CR ako dyan. Kailangan ko kasi magpalit kasi meron akong ano, tawag na ito. It's the time of the munchering. May taganoan! Yung asawa ko, tumitingin siya sa akin. Sabi niya, ang tagal naman na ito. Are you gonna pee? And so, 1 hour and 30 minutes darating na tayo ng Florida. Guys, kita niyo yung dumpster dyan. Sabi ko, niloloko ko yung asawa ko na magda-dumpster dive ako. Kasi gustong-gusto ko nga kasi talaga mag-dumpster dive. Pero ayaw niya akong payagan. So, sabi ko, mag-dumpster dive ako. Are you ready? I'm gonna go dumpster dive now. Sabi ko sa kanya na i-film niya ako while dumpster diving. $100 bill. Pero sana balang araw, payagan niya ako mag-dumpster. Gusto ko kasi talaga matry mag-dumpster. Eh, tignan niyo ang daming... tignan niyo, nilapit niya tayo dito sa... This is my dream, love! I wanna do it! Let's fulfill it. Alright, let's do it. Okay, guys, are you ready? I don't know how you're getting home, baby. I was gonna go up! Ayan, kasi niloloko ko siya. Baby, jump up the very top of it. Yeah, I can do it. I'll do it. For the vlog, I'll dumpster dive for the vlog. For the vlog, we'll get by the house. I'm gonna get you one right by the house, baby. Oy, pero seryoso, guys. Gusto ko talaga gawin yan. Balang araw kapag nagbago yung kanyang SFSF. Kapag nagbago yung kanyang isip, magana tayo. Magda-dumpster dive tayo, di ba? I'll talk. Chismis. No, you're using the wrong word again. Chismis. I told you. Chismis. Mali-mali mga ginagamit niya mga Filipino words. Sinuturuan ko kasi siya, pero minsan kasi ayaw niya makinig. Yung mga words na tinuturo ko sa kanya. Ano, hindi tama ba? Kung gusto lang niya gamitin niya kahit hindi naman like tama. Time check, it's 5:05 ng hapon. Malapit na kami sa Pensacola. 38 more minutes at darating na tayo dun sa bahay. Pero habang nandito pa tayo sa daan, guys, mag-snack muna tayo kasi meron pang natira na binye. Hindi natin naubos yung binye natin kanina. Meron pang isa dito. Kanina kinain ko na yung isa, bala dalawa yung natira. Tapos kanina, mga nasa parang Mississippi ata kami, kinain ko siya. So nagutom ako and now, gutom na naman ako at tayo at may natira pang isa. Kainin natin.
niyo yung tsura ng binyay natin, guys. Sana masarap pa siya kahit na malamig na siya. Mas masarap daw to kapag ano, mainit. Pero masarap pa naman siya. Do you want some? No, maybe. Dip it in. I like it. Dip it in the sugar. It's better, trust me. Yeah. Look at it. Look at it in there. Dip it in there. Yung puti-puti nga pala niya, guys. Ayan. Wait, I'll show you. Yung puti-puti niya, yan yung ano, powdered sugar. Bale, ano siya? Tawag na ito, French donut. Yeah, basically, it's just a donut. French donut. Yeah. Ano siya? Harina. Harina lang, harina at powdered sugar. Yun na yun, ano, diba? Hala? Makalat ko kumain, guys. Ayan, no, makalat na yung upuan. Lilinisin ko na naman ito bukas. Ito nga palang sasakyan na ginamit namin is yung sasakyan ni Bill. Kasi kapag natrumatravel kami ng medyo malayo sa bahay, hindi talaga namin ginagamit yung sasakyan niya o yung sasakyan ko kasi ayaw niya na tawag ba na ito, ma-scratch, ganun. Kasi hindi mo alam kung ano mangyari dyan sa daan, ganun. Dapat dapat kami ng sasakyan, mag-rent ba, pero hindi namin yung ginawa kasi sabi nung nanay niya, i-drive na lang daw itong sasakyan niya. So, yun yung ginawa namin kasi hinatintin namin siya dun sa kanyang isang anak. Guys, kain tayo. Tapos yung coffee natin kanina, na-try ko siya. Ang sarap. What do you call that coffee again that I ordered? Cafe Ulay. Hindi ko kasi ma-pronounce yung, ano, yung pangalan ng coffee, but it's really good. Sarap. Gusto ko yung kape. Mas gusto ko yung kape kaysa dito. 33 more minutes and we are home. So, isasara ko na dito siguro yung video natin, guys. Sana guys nagustuhan niyo yung video natin. Hala, look at the wait, sa my bag. It's full of powdered sugar. Anyways, yun, isasara ko na dito yung video, guys. Sana guys nagustuhan niyo yung video. Please like this video if you did enjoy it. Please subscribe. Have a good day. Thank you so much, guys, for watching. I'll see you next time. Bye! Bye, guys! Ingat kayo, Amping!